Halina Kristiyano at bongnigaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Epipanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan, na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin, na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinaguri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa paita. Asad. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may, darating silang may taglay na mga ginto at kamaniyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring, humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Puon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, napalitaan ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi sila ng iisang katawan at kahati sa pangako sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay amin nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa buwan sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila
kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudeya, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. Pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan, pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, Merry Christmas. Merry Christmas. Paalala po na hanggang sa panahon ngayon ay Pasko pa rin. Panahon pa rin ng Pasko. Pwede pa rin kayong mamasko. Yan. Yung mga nagtagong mga ninong at ninang, pwede nang magpakita. Ngayon pong linggong ito, tinatawag nating Epiphany Sunday. Ang ibig sabihin po, ang ipinagdiriwang natin, pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng bansa. Yung Diyos po, nagpakita na. Yung mga ninong at ninang po, magpakita na rin po kayo. Ayan po. Bago ko po simulan yung aking pagninilay, gusto kong magsimula sa isang tanong. Ano po yung sa tingin ninyo, yung pinakamahalaga na ibinibigay sa isang relasyon? Hindi lamang po sa relasyon ng mag-boyfriend at girlfriend, relasyon ng pamilya, relasyon ng magkakaibigan, o anumang mga relasyon. Ano pong pinakamahalaga? Yung pagbibigay ng presensya. Pagbibigay ng panahon. Kaya mapapansin po natin, kapag nagkukulang na tayo ng presensya sa mga taong mahalaga para sa atin, sasabihin natin sa kanila at ang tanong natin sa kanila, mahalaga pa ba ako para sa iyo? Hindi ka na nagpapakita sa akin, hindi ka na nagbibigay ng panahon, mahal mo pa ba ako? Natanong niyo na po ba iyon? Natanong niyo na po. Yung ating Panginoon po, sa linggong ito, ipinapaalala sa atin, mahalaga tayo para sa Kanya. Ipinapaalala niya sa atin, lahat tayo ay mahal niya. Kaya anong ginawa niya sa ating ebanghelyo? Nagpapakita na, ipinaparanas na yung kanyang presensya. Ibinibigay niya yung sarili niya para ipaalala na bawat isa sa atin gusto niyang pag-alayan ng kanyang sarili dahil bawat isa sa atin ay mahalaga para sa kanya.
Kaya yun po yung unang dapat nating ipagpasalamat sa linggong ito. Yung ating poong Jesus Nazareno, dumating sa ating buhay, pumunta, ibinigay yung kanyang sarili dahil mahalaga tayo para sa kanya. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ipaalala po natin palagi sa bawat isa na mahalaga tayo para sa Diyos. Meron po akong tatlong gustong ibahagi na matututunan natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Unang-una po, yung tatlong pantas po. Galing sila sa malayong lugar para hanapin yung ating Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin nito? Kapag yung ating loob ay bukas sa ating Diyos, kung yung ating loob ay malapit sa ating Panginoon, walang malamalayo. Hindi ho ba sa mga taong mahal natin, kahit malayo ay susuungin natin yung mahabang biyahe, makita lamang yung ating minamahal. Ganun po yung tatlong pantas na naghahanap sa ating Panginoon. Walang malamalayo dahil gusto nilang makita yung tunay na hinahanap ng puso nila. Yung tunay na makakapagpuno ng puso nila. At sino ba ito? Walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Alam ko po kayong mga naririto, mahaba yung inyong hinintay, mahaba yung inyong nilakad. Dumaan kayo sa matinding sakrapisyo sa init ng araw para lamang makita yung ating Panginoon. Ano po yung sinasabi nito at ipinapahayag ng inyong mga buhay? Bukas yung inyong mga loob sa Panginoon. Gusto nyong mailapit pa yung inyong mga loob sa ating Panginoon. Gusto nyong makita yung ating poong Jesus Nazareno. Kaya kayo naririto upang matanggap din yung pagpapalang hinihingi ninyo sa inyong mga buhay, upang matanggap din yung pagpupuno ng ating Panginoon. Kahit malayo yung tatlong pantas, sila ay nagsakripisyo at naglakbay, makita lamang yung ating Panginoon. Nung panahon po ng ating Panginoon, sinong hari yung mas malapit sa kanya? Si Haring Herodes. Malapit siya, pero hindi niya nakita yung Panginoon. Anong ibig sabihin noon? Malayo yung kanyang kalooban sa ating Diyos. Dahil malayo yung kanyang kalooban sa Diyos, kahit napakalapit ni Jesus sa kanya, hindi niya nakita at hindi niya natanggap yung grasya na nais ibigay ng Panginoon sa kanya. Anong pumipigil kay Haring Herodes para makita yung Panginoon? Yung kanyang puso na makasarili. Kasi narinig niya, yung darating na hari, yung ating Panginoon, papalit sa kanyang trono. Ayaw niyang bitawan yung kapangyarihan. Ayaw niyang ibigay sa iba. Kaya hindi niya ibinukas yung kanyang sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Malapit siya sa ating Panginoon, sa distansya. Pero yung kanyang kalooban ay malayo sa Diyos. Kaya ganun din po tayo mga kapatid. Kahit patuloy tayong lumalapit sa ating Panginoon, kung yung ating kalooban ay hindi bukas at hindi natin inilalapit sa ating Panginoon, hindi natin matatanggap yung pagpapalang ninanais niyang ibigay sa ating mga buhay. Kaya ang una ko pong paanyaya sa bawat isa sa atin, maging matapang po tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Alisin natin yung mga pwedeng pumigil para tunay na makapasok yung pagpapalang gustong ibigay ng Diyos. Alisin po natin yung ating pagkamakasarili katulad ng kay Haring Herodes. Ayaw bitawan yung mga bagay sa mundong ito. Kaya hindi makuha at hindi matanggap yung pagpapala ng Panginoon. Yung ikalawa pong itinuturo sa atin ng paglalakbay ng tatlong pantas. Nung nakita na po nila yung ating Panginoon, sila ay nagpatira pa at sumamba dahil nakilala nila na yung ating Panginoong Jesus Nazareno, siya ang hari ng ating mga buhay.
Nawa, kapag tayo ay pumupunta dito, kapag tayo ay lumalapit sa dambanan ng ating Poong Jesus Nazareno, kilalanin natin siya bilang tunay na hari ng ating mga buhay. Siya po ang tunay na hari. Huwag po tayong maghari-harian o kaya naman huwag tayong pumili ng ibang mga maghahari sa ating mga buhay. Kaya naman po nagkakagulo sa ating mundo. Imbis na yung ating Poong Jesus Nazareno, yung ating sinasamba bilang hari, iba-iba po yung sinasamba ng ating mga buhay. Iba-iba yung inuuna. Inuuna natin yung mga material na bagay. Inuuna natin yung yaman ng mundong ito. Inuuna natin yung kapangyarihan. Inuuna natin yung magbibigay ng comfort sa ating mga buhay. Anong hinuhuli natin kung madalas? Yung ating Panginoon. At nakakalungkot pa. Kung minsan hindi lang natin siya hinuhuli, minsan siya pa ay ating kinakaligtaan. Yung ikalawang paanyaya po sa araw na ito, patuloy nating kilalanin yung ating Panginoon bilang hari ng ating mga buhay upang mapaglingkuran niya tayo ng matapat, upang mabigyan niya talaga tayo ng direksyon bilang hari ng ating mga buhay, upang matanggap talaga natin yung kanyang magandang buhay na inaalay para sa bawat isa sa atin. Maging matapang po tayo na tanggapin si Poong Jesus Nazareno bilang mga hari ng ating mga buhay. Yung ikatlo pong tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng paglalakbay ng tatlong pantas, kung napakinggan nyo po sa dulo, nung makatagpo nila yung ating Panginoon, hindi na sila bumalik sa dating daan nila. Nag-iba na sila ng daan nung sila ay pauwi na sa kanilang bayan. Ano pong sinasabi nito sa atin? Kapag tunay tayong nakipagtagpo sa ating Poong Jesus Nazareno, hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagiging dating tao nung bago tayo makatagpo ng ating Panginoon. Kapag nakatagpo natin yung ating Panginoon, talagang dapat mag-iba yung daraanan ng buhay natin. Dapat may pagbabago yung ating daan sa buhay na ito. Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagiging makasarili. Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagiging makasalanan. Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagiging masama kapag nakatagpo na natin yung ating Panginoon. Kaya mamaya po, uuwi tayo. Sana po mag-iba yung ating daan, yung ating disposition. Alam ko po, pareho pa rin po yung dadaanan ninyo pa uwi, pabalik sa bahay ninyo. Pero sana, sa kalooban ng inyong mga buhay, may pagbabagong daan na ating natanggap sa Poong Jesus Nazareno. Kung dati tayo ay palaging nakasimangot, tingnan nyo po yung katabi nyo kung nakasimangot, sana paglabas ninyo, palagi na kayong nakangiti. Kung palagi kayong mainitin ang ulo, sana palagi na kayong kalmado. Kung palagi kayong nagtatago sa inyong sa mga taong humihingi ng tulong sa inyo, sana harapin na natin sila. Kung may kayang iabot na tulong, ay iabot. Kung hindi naman kaya, ay harapin pa rin sila. Sabihin sa kanila, ipagdadasal kita. Sana po, pagkatapos ng bawat pakikipagtagpo natin sa Panginoon, may mabuting daan, may mabuting pagbabago sa ating mga buhay. Tatlong paanyaya, mga kapatid. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa huling kwentong ito. Nung kami po ay mga seminarista, kadalasan po kapag summer break, kami po ay pinapadala sa mga probinsya. Tapos po may isang seminaristang nagkwento po sa amin, pare na po siya ngayon. Sabi niya, pagkatapos ng isang buwan sa probinsya, ay umuwi na siya sa kanilang tahanan. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, meron po siyang yaya. Yung yaya niya po, nakita yung tsinelas niya, sira-sira. Siguro dahil maraming pinuntahan
na lubak-lubak na daan kung saan-saan umapak, kaya napudpud at nasira yung tsinelas nung seminaristang iyon. Makalipas yung ilang araw, yung yaya ay nagbigay ng bagong tsinelas. Mamahalin. Sabi nung seminarista, "Yaya, ang mahal naman ito. Bakit ito yung binili mo para sa akin? Ibalik mo. Papalitan mo ng iba. Papalitan mo ng iba." Alam kasi nung seminarista kung magkano lamang yung natatanggap nung yaya niya. Yung yaya niya po ay yaya niya pa simula nung bata pa siya. Kaya ayaw din nung seminarista na makadagdag sa marami ring gastusin nung yaya. Alam niyo po anong sabi nung yaya sa seminarista? "Oy, Totoy, ito ang tandaan mo. Kapag para sa minamahal, walang mahal. Walang mahal kapag para sa minamahal." Dahil minamahal nung yaya na yun, yung inaalagaan niyang seminarista na yun, kahit pa napakamahal nung ibibigay niya, hindi yun napakamahal para sa kanya. Ito po yung paalala sa atin ng ating pagdiriwang sa linggong ito. Para sa Diyos, walang mahal para sa ating kanyang mga minamahal. Kaya inialay niya, ibinigay niya yung buong buhay niya para sa ating lahat. Minamahal niya tayo, kaya lahat-lahat ay ibinibigay niya para matulungan lamang tayo. Para tayo ay makatanggap ng pagpapala na kailangan natin sa mundong ito hanggang ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, itong katotohanan ng pagmamahal ng Diyos na walang tinitingnan na presyo, na walang hinihinging kapalit, nawa magtulak sa atin para tunay na katagpuin siya. At nawa sa ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon, magbago yung ating daan. Kilalanin natin siya bilang ating hari, hari ng ating mga buhay. At kilalanin natin siya bilang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo o Diyos sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos, naming mapagmahal sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usaping ekonomikal, nawa hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May tala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayong nasa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na sa Belen, tayong nasa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahat, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga akbo, napupungo ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aking kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, na nanariwa sa aking gunita, ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche Buena, simbang gabi, narito na ang Pasko. At nangungulin lang puso ko, hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sasabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa pag-aangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko, at nangungulin lang puso ko, hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sasabsaban nung unang Pasko. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, na nanariwa sa aking gunita, ang mga daan nating Pasko, ang Noche Buena, simbang gabi, narito na ang Pasko. At nangungulin lang puso ko, hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sasabsaban nung unang Pasko. Narito na ang Pasko.
Pasko at nangunguli ng puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init na pagsasalong, tikip sa tuwa ng mag-ana na nagdiwa sa sabsaban nung unang Pasko. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Piyesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi, ang Misa Mayor sa January 9 sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno, patuloy kaming humihingi ng inyong panalangin upang yung ating pagdiriwang ng ating kapistahan, lalo na ng traslasyon, ay nawa maging ligtas, banal at maayos. Ipaalala rin po natin sa bawat isa na nawa walang sumampa sa ating andas upang tunay nating maipakita yung ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At mga minamahal kong mga kapatid, baunin po natin sa pag-uwi yung pinapaalala po ng ating Panginoon sa linggong ito. Kaya siya nagkatawang tao dahil ibig niya tayong makitang lahat. Ibig ng Diyos na makita ang bawat isa sa atin. Nawa ilapit natin yung loob natin sa Kanya. Kilalanin natin siya bilang hari natin. At nawa tayo ay magbigay ng ating sarili
para maituro ng Panginoon yung dapat na daan na ating tahakin sa buhay na ito. Upang pare-pareho po tayo na sa dulo ng ating mga buhay, makasama natin ang buong Jesus Nazareno magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahen at dasalan at kalendaryo. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo.